yan. Ma'am, subukan na yung ama, subukan naman yung anak. Ma'am, bakit po si BBM ma'am napili niyo pong suportahan, ma'am? Dahil hanggang ngayon, mabuti silang makisama sa amin. Loyal sila. Lalo sa akin. Opo. Yun. Yan. Ma'am, wala akong masasabi. Sa mga marchers. Ma'am, TV pa ako niyo. Yan. Ma'am, ano po, Nay, ano po, paano po mamamahala si Ferdinand Marcos dati sa panahon po ninyo? Okay naman. At ang masasabi ko, pag naupo ulit itong Marcos, hindi na contract wa lahat ang trabaho. Yes. Doon ka na tatanda sa trabaho mo. Tuloy-tuloy na po yun. Tuloy-tuloy. Hindi yung kaya pang maghanap buhay, patitigilin na dahil tapos na kontrata mo. Kaya gusto ko si BBM. Ma'am, matanong ko lang po, since ikaw po ay talagang solid na Marcos, no? Ma'am, naniniwala ba kayo sa mga bintang nila about sa mga Marcoses? Yung mga magnanakaw, mga matay tao, diktador. Hindi ako naniniwala. Dahil nakakausap ko mismo ang mga Marcos. Oh? Wow! Ma'am, pwede ba kayo mag-share sa amin, ma'am, kung paano po sila mag-ano sa inyo, mag-tilit sa inyo po? Makatao sila. Kahit ako, manggagawa lang ng damit ni Imelda. Wow. Ganun ako entertainer ng ating madam. Wow. Ma'am, ilang years po kayo nagtrabaho sa kay Ma'am Imelda Marcos bilang isang manggagawa ng damit po? Nung bata-bata pa ako. Ngayon, 82 na ako. Talagang wala kaming bayad dito. Wala kaming bayad. Yes. Ma'am, talagang napakabait po ni Ma'am Imelda Marcos, ni First Lady po, no? Talagang mabait. Wala akong masasabi. Ma'am, marami siyang natulungan ng mga mahihirap sa amin. Nung kasalukuyan siya'y nakaupo sa Malacanang sa pamamagitan ng paggawa ng damit niya. Wow! So kayo po yung isa sa mga designer po niya dati? Ako, sample maker ng kanyang damit. Sample maker? Wow! Ng burda, yung mga decoration ng damit niya, ako. Yung mga sinusuot po niya, pumunta siya ng abroad. Ikaw po yung may ano po kami, nun? Kami, yung aming kinapasukan na shop. Kami yung gumagawa lahat. Marami kami. Puro mahihirap. Pero ma'am, na ano, maliban kay Ma'am Imelda, si Ferdinand Marcos po ay nakausap nyo rin po siya? Ano? Si dating presidente po, si Ferdinand Marcos, nakausap nyo rin po siya, ma'am? Ay, wala akong connection doon. Wala po, wala. Si Ma'am Imelda lang po. Basta Ma'am Imelda lang. Ayan. Ma'am, maraming. Ma'am, panawagan niyo po kay Bumong Marcos, ma'am. Ano pong panawagan niyo sa kanya? Ayan, panawagan ko, sana manatili siya sa kanyang tinatahak na landas pag-upo para mahango na tayong lahat. Hindi ko ibalik. Hindi contractual ang trabaho ng tao. Kawawa, lalong naghihirap. Ma'am, para sa mga kabataan naman po na first time boboto ngayong eleksyon, ano pong message niyo ma'am sa kanya po? Para sa mga kabataan po na first time boboto po ngayon, ano pong inyong message niyo? Ang masasabi ko, huwag silang padala sa mga nag-aakay sa kanila para kalabanin ang Marcos. Nakakamali sila. 82 ako, pagmamalaki ko. Yes. At Bumbong Marcos. Salamat po, ma'am. Salamat po. Nanggaling to kay Ma'am Lisa. Ah, Marcos, this Marcos. Attorney. Yes, Attorney Lisa. Sa pamamagitan ng aming amo, opo, na si Jorge Loren. Binigyan nila ako lahat ng mga paraphernalia. Mga t-shirt, ng kung ano. Face mask, sombrero. Ito pa niyong malala. Yan, marami pong sombrero si ma'am po. Oh. Kompleto yan. Kompleto ko. Tarpaulin. Hindi ko nga nadala lahat ng tarpaulin. Wow. Nakaka-amiss naman po. Yan si Manay po talaga napakasulit. 82 na ako pero talaga. 82. 82 years old. 82 years. Ayan. Ayan. Wala kaming bayad dito ha? Yes. Lahat po ay voluntary, mga kababayan. Voluntary. Yes. Kahit magutom, haya, balik pa rin ang balik ang mga kahit, tao. Kahit maulan po, no? Kahit maulan, ganyakan. Ma'am, kamusta po kayo? Okay. Ma'am, taga saan po kayo? Baklaran po. Baklaran? Yan. Ma'am, matanong ko lang po, bakit yung unit team po ang sinusipot na si Bumbong Marcos po at si Sarah? Para sa ganon, meron tayong ano naman, yung
sinasabi niya na pagkakaisa. Unity. Oo. Magbabago. Kasi baka sakali na yung inano ng tatay niya noon, maipagpatuloy niya. Sa i-try din natin siya, di ba? Hindi naman porque, alam nyo na, ang dami, dami kasi mga black propaganda na lumalabas about sa family nila, pero wala namang napatunayan. Opo. Ultimo nga sa, ano, sa Korte Suprema, di ba? Wala namang napatunayan, di ba? Kaya, tama na, di ba no? Tama ng away. Para sa pagbabago, pagkakaisa. Ba't parang maiyak kayo, ma'am? Oo, kasi. Bakit po? Ano, talaga ano kami kay, ano eh, mga solid PBM. North kasi kami. Solid North. Opo. Eh, alam niyo naman, ever since ng Marcos loyalist kami po. Opo. Kaya, nakakaiyak lang na anong paninira, alam mo, hindi siya ano, gumaganti, diba? Opo. Masalap. Yun ang tunay na leader, diba? Yung, so, ang iniisip lang niya, yung pagkakaisa ng bawat Pilipino, pagtutulungan, tama po siya. Kaya dapat, sana. BBM. No? Sana. Ma'am, ano po ang ini-expect mo nyo kay BBM pag siya ang nanalo sa pagkapangulo ng Pilipinas? Yun nga po. Gusto lang po namin mangyari. Continue yung pag-ano. Continuity ng mga ginawa ng papa niya. Diba? Kasi magaganda yung mga ginawa ng papa niya ng araw sa abiso. Ito po, naiyak si ma'am. Oo, totoo. Ma'am, ano pong panawagan nyo kay BBM, ma'am? Kung sakali na mapapanood niya to. Sana, Sir BBM, tuparin nyo po yung ano, yung mga hindi na pagpatuloy ng papa nyo nung araw. Yung mga magaganda yung mga ginawa ng tatay nyo po. Wala pong ano yun, wala pong tawag doon. Wala pong bahid na ano to, na kasinungalingan o pamumulitika lang po. Dahil na napatunayan po namin sa Solid North, talagang ano po sila yan. Totoong ano sila, tumutulong. Sa amin. Oo. Sana lang po may pagpatuloy po niya yung mga naging atikain ng ama, na yung isa dyan yung ano yung Bataan nuclear plant, yes. Plant sana ma ano na yan ma mabuksan open na oo, para medyo makatipit-tipit tayo ngayon sa nga, ano sa kuryente, sa gasolina, nandun na lahat-lahat yan eh. Opo. Sayang nga lang after 35 years, di ba? After 35 years sana lang ano mabuksan na. Ma'am, panawagan niyo po para sa mga kabataang first time boboto ngayong halalan. Sa mga ano mga kabataan ngayon, huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga hearsay. Magbasa. Magbasa po kayo. Nasa history po 'yan. Kung ano po talaga yung tunay na nangyari ng kapanahonan ni Marcos. Huwag po kayong basta-basta naniniwala sa mga paninira. Kung ano pa mga kasi yan po ang kalakaran ngayon sa politika, 'di ba? Yung talagang hangga't kaya na lang manira, sisirain ng isang politiko para lang ano, yung kanilang patikain ang mamamayagpag. Pero hindi, huwag ganoon. Dapat ano, doon tayo sa tunay na ano, pagbabago. Sa tunay na nangyayari. Kaya dapat kay BBM tayo. And BBM. Sa tunay na pagkakaisa. I love you, BBM. Maraming salamat po, ma'am. The Solid North. Solid na solid talaga kami. Opo. Maraming salamat po, ma'am. Ingat po and God bless.